Hi! Welcome to Kwentong Vlogger Channel! Ayan! Ang episode po natin ngayon ay about Doraemon history or kung paano po nag-start ang Doraemon. Ayan! Bago po ako magsimula, maraming salamat sa mga subscribers. Sa mga manunood, maraming salamat din po. At sa mga nais mag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Ayan! Alam niyo po ba na ang Doraemon ay isang manga serie, comics, anime ng Japan. Ayan. And then, alam niyo po ba kung sino ang creator ng Doraemon? Kung sino ang gumawa ng Doraemon? Ang gumawa ng Doraemon ay si Hiroshi Fujimoto o mas kilala bilang Fujiko Fuju. Ayan. Isa siyang Japanese. Ayan. And then, alam niyo po ba kung anong publishing company ang nag-publish ng Doraemon? Ang nag-publish po niyan ay ang Shogakukan. Ayun, yung pala ang publishing company ng Doraemon. Ayan. Tapos, nag-start pala ang Doraemon noong December 1969. At na-publish po ang Doraemon sa 6 different magazines na pambata. Ayan. And then, nung na-publish siya doon sa 6 different children's magazine, ang Doraemon, syempre nag-click siya. Ayan. Nung nag-click yung Doraemon, ay officially nag-start na po yung manga serie niya. At nangyari yun noong January 1970. Ayun. And then, alam niyo po ba, umabot po sa 45 volumes o books ang manga serie ng Doraemon. At, alam niyo po ba na naka-1,465 stories ang Doraemon. Ayan, ibig sabihin, bukod sa nag-click ang Doraemon na manga serie, ay ang layo talaga ng narating ng Doraemon. Yun, na nag-click talaga siya. Ayan. Bukod dun, nagkaroon din po ng TV series ang Doraemon. At nangyari po yun noong April 1979. At nagtapos po yung TV series ng Doraemon noong March 2005. Ayan. Pero, nagkaroon po siya ng another version, ang Doraemon. At nangyari po yung another version na TV series ng Doraemon noong April 2005. Ayan. Ang ibig ko pong sabihin, yung classic version ng Doraemon cartoon series ay noong 1979. At yung nag-level up na po yung Doraemon na cartoons ay nangyari naman yun noong 2005. Ayan. And then, alam niyo po ba kung ano ang storyline ng Doraemon? Ganito po. Si Doraemon kasi isa siyang robotic cat o pusang robot. Ayan. Na galing po siya ng future. Galing po siya sa future na 22nd century. Ayan. At, napansin ko lang po kay Doraemon. Si Doraemon ay wala siyang tenga. Wala po siyang ears. Ayan. Pero kahit wala siyang tenga o wala siyang ears, ay napaka-talented naman ni Doraemon. Ayan. At alam niyo po ba kung sino ang nagpadala kay Doraemon dito sa present time? Ang nagpadala sa kanya ay si Siwashi. Ayun. Si Siwashi ang nagpadala kay Doraemon dito sa present time. At si Siwashi kasi siya yung kaapu-apuhan or great-grandchild ni Nobita Nobi. Ayun. Kasi ganito yun. Pinadala niya si Doraemon dito sa present time, si Doraemon, para
tulungan niya si Nobita Nobi para ayusin din niya yung ginagawa ni Nobita Nobi dito sa present time. At ang purpose nun ay para maging maayos din po ang future ni Nobita Nobi at maging maayos din po ang future ng mga kaapu-apuha ni Nobita Nobi. Ayan. Alam niyo po ba kung sino si Nobita Nobi? Isa siyang grade 4 student dito sa present time. Ayan. And then, naging maayos naman po ang relasyon ni Doraemon at Nobita Nobi. Ayun. Tapos bukod doon, napakaganda talaga ng storyline ng Doraemon kasi mayroon siyang moral values na matututunan. At alam niyo po ba na si Doraemon ay napakarami niyang gadgets sa bulsa niya? Ayun. Ibig sabihin, yung bulsa kasi ni Doraemon ay four-dimensional or high-tech yung bulsa ni Doraemon. Tapos alam niyo po ba na umabot sa mahigit 4,500 ang gadgets ni Doraemon sa bulsa niya nang gagaling. Ayun. Kaya pala natutulungan niya si Nobita Nobi sa pamamagitan po ng mga gadgets ni Doraemon. Ayan. Talagang bukod sa moral lesson na maganda, bukod sa mga gadgets na nakakabilib, ay talagang nag-click talaga ang Doraemon. Ayun. At pinalabas siya sa mga iba-ibang bansa. Especially dito sa Pilipinas. Ayan. Tapos, ito naman na sa harapan natin ngayon, yan naman yung mga Happy Meal toys ng Doraemon. Courtesy of McDo. Kaya po gumawa ang McDo ng Happy Meal ng Doraemon kasi naka 50 years na po ang Doraemon. Kasi nag-start na po yung Doraemon 1970 at ngayon 2021 na ay naka more than 50 years na po ang Doraemon. Kaya nag-decide po sila na magkaroon ng Happy Meal ng Doraemon. Ayun, na napakaganda talaga. Ayan, again, maraming salamat po sa panonood ng Peto Vlogger. Ayan, at sa mga subscribers ko, maraming salamat din po sa inyo. Na-appreciate po kayo. At sa mga nais mag-subscribe, please, mag-subscribe na po kayo. Ganito lang po yung gagawin ninyo. Manood lang po kayo ng video sa Kwentong Vlogger and then click like, subscribe, and bell button para makareceive po kayo ng mga update at mga fresh episodes ng Kwentong Vlogger. Ayan. Again, maraming salamat po sa inyo. Have a good day. Bye-bye.